Hello, Philippines Mabuhay. So ipagpatuloy natin ang ating diskusyon about hypertension or alta presyon. Naibagi ko sa inyo kanina na kung ano yung mga simptomas o sinyalis ng isang individual na mayroong alta presyon or hypertension. Hindi ho lahat ng mga individual na may hypertension ay mayroong sinyalis o simptomas. Pero pag ito ho ang alta presyon ninyo ay sobrang taas or nasa stage hypertensive crisis na talaga, ito yung systolic pressure mo ay 180 and up or 200 or 220, tapos yung diastolic pressure mo is over 110 or 120. Napakadelikado po nito. Maaari po kayong magkakaroon ng severe or massive stroke or di kaya massive heart attack. Sana po wag nating hintayin ang ganitong sitwasyon or ganitong level ng hypertension level kasi napakadelikado po. Nakataya po ang buhay nyo dyan. Yung mga sinyalis, so ulitin ko, pag na-reach mo na yung hypertensive crisis, ang individual ho ay pwede siya magkakaroon ng headache. Yung headache talaga, yung masakit ang ulo na hindi maintindihan, sobrang sakit, parang mabibiyak, parang puputok yung utak niya. Tapos hindi nare-relieve ito ng ordinary pain relievers or ng isang paracetamol. Tapos pwede siya magkakaroon ng dizziness. Maari din po siya magkakaroon siya ng bleeding, nose bleeding. Tapos maari din po magkakaroon siya ng bleeding sa kanyang mata kasi yung ang artery doon ay pumutok. So nagresult siya ng bloodshot eyes or nagkalat yung bleed sa kanyang mata na magkakaresulta po ng blindness sa mata. Ngayon ho, ano ang dapat nating gawin? Kung tayo ho ay nagpapatingin ng ating blood pressure sa araw-araw, kung mayroon po kayong machine, tini-check ninyo, tapos nasa above normal po kayo. And then, pinabayaan lang po ninyo. Tapos, or di kaya, pumunta ka sa barangay hall or barangay health center ninyo every day or every 3 days or every week para ipacheck ang yung blood pressure, yan po ay nasa mataas na level. It could be elevated or stage 1 or stage 2. Tapos, wala po kayong ginagawa. Pinopostpone nyo po na ang iyong pagkonsulta sa doktor. Hindi po ako isang doktor, pero dapat po kayong magpatingin kaagad sa doktor kung kayo po ay nagsasuffer na ng early stage ng hypertension or wag na nating hintayin pa na lumala kasi baka po kung ano pang mangyari sa inyo. Ang pinakamabisa nating gawin ay magkonsulta sa inyong mediko or sa doktor ninyo, sa family doctor ninyo dahil sila po ang makakatulong sa inyo. Sila po ay magpre-prescribe ng gamot para maagapan po ang inyong kondisyon dahil ang doktor po ay siya lang po ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kaya wag nyo na pong i-postpone yung pagkonsulta ninyo sa doktor kung mayroon na po kayong mga simptomas at sinyalis ng alta presyon. Yan po ang pinakamaagap at pinakamabisang gawin natin para sa ating sarili, para po maiwasan ang mga serious complications ng alta presyon. So ano pa ang mga na-diagnose ka na, pag hindi ka pa na-diagnose ng doktor, punta na kaagad kayo, magpa-konsulta na hangga't maaga. Ika nga, the earlier the better. Kasi po, pag lumala na, sobrang taas na, so ang gamot na, ang gamot na iinumin nyo isa lang, ay binigyan dinoble.
So kaya hangga't maaga pa, at least humingin po tayo ng hypertension at mag-follow sa instruction ng iyong doktor kung ano yung mga dapat mong gawin, anong dapat mong kainin. Sila po ay ang nakakaalam na ganyan. Sila po ang espesyalista na makapagbigay sa inyo ng mga rekomendasyon. So, ang susunod nating tatalakayin, mga kababayan, ay pagkatapos na po na nasuri na po kayo ng doktor, napakonsulta na po kayo sa doktor, tapos binigyan na po kayo ng gamot, mayroon na kayong maintenance, ano ang susunod nating gawin? Halimbawa, ano ang responsibilidad mo bilang isang pasyente ng isang doktor o ng isang espesyalista? Huwag mo po iasa lahat sa doktor dahil ang doktor ay magbibigay lang po sa inyo ng gamot para sa inyong kalusugan. Pero ang pagsunod ho ay nasa sa inyo. Dapat nyo pong sundin kung ano ang inuutos sa inyo ng doktor para po maiwasan natin ang serious complications ng blood pressure elevation or hypertension o alta presyon. So sa susunod natin yan na napagkikita ulit. Alright, ingat po kayo. Hanggang sa uulitin, ito po ang inyong kabayan. God bless.